Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamagandang dagat sa buong mundo. Kada taon, may 3 milyong foreigner ang pumupunta sa ating bansa para lang mag-scuba diving. Ayon sa pag-aaral ng worldwildlife.org, may 30,000 species ng sea creatures ang pwede mong makita sa dagat ng Pinas. Merong shark na kasing laki ng megalodon, balyena na mas malaki pa sa goose, at dikya na ubod ng ganda. Sa sobrang dami ng mga hayop, mas lalo kang gaganahan na mag-scuba diving. Kaya naman for today's episode, naisipan kong ilista ang 11 amazing sea creatures na pwede mong makita kung mag-i-scuba diving ka sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Dito sa Pilipinas, may 1,000 species ng crabs ang pwede mong makita. Madalas sa mga crabs ay masarap iulam, lalo na kung lalagyan mo ng gata. Yummy! Pero ang hindi mo alam, marunong din silang lumangoy. Ito ang alimango na nakunang lumalangoy ng isang diver at mapapaisip ka na ganyan pala sila lumangoy. Parang helicopter ang kanilang 2 binti. Eh kaya naman pala bihira lang silang lumangoy dahil mukha silang timang. Kahit kakaiba silang lumangoy, huwag mo silang tatawanan kung ayaw mong habulin kanila ng kurot. Naku po, ang bilis lumangoy. Maliban sa crabs, ang ating karagatan ay hitik sa iba't ibang uri ng seashells. Isa na marahil sa pinaka-espesyal ay ang scallops. Maraming probinsya sa Pilipinas ang nangungulekta nito upang kainin. Ngunit kung sisisid ka sa ilalim ng dagat, pwede mo silang makita kung paano ito lumangoy. Ang weird, diba? Sigurado ako na ngayon ka lang nakakita ng lumalangoy na kabibe. Ang cute! Para silang paru-paro na lumilipad sa dagat. Ginagamit nila ang kanilang siphon upang lumangoy. Isang siphon na humihigop ng tubig at isang siphon na bumubuga ng hangin. So technically, para silang umuutot habang lumalangoy. Kung pupunta ka sa bahura ng Palawan, marami kang makikita na sea anemone. Ito yung sea creature na maraming galamay na palaging sumasayaw sa saliw ng alon. Tahanan nga ito ng pamilya ni Nemo. Kung inaakala mo na ang sea anemone ay isang klase ng halamang dagat, pues, nagkakamali ka. Ang mga sea anemone ay isang uri ng hayop mula sa grupo ng mga invertebrate animals. Sa katunayan nga, malapit silang kaanak ng mga dikya. Dahil malapit silang kamag-anak ng mga dikya, para din itong dikya kung lumangoy. O diba, walang halaman na ganito ka-cute lumangoy. Kahit wala silang palikpik at buntot, ginagawa nila ang paraan para makalangoy. Kahit pa nga ang mga tao na walang kamay at paa, meron ding sapat na kakayanan para gawin ito. Noong 2022 sa bayan ng Antique, nahuli ng mga residente ang higanting lapu-lapu na may timbang na 100 kilo. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga lapu-lapu o grouper fish ay kayang tumimbang ng 300 kilograms. Kaya din itong umabot ng 9 na talampakan. Kung gusto mong makasama sa paglangoy ang mga higanting lapu-lapu, dapat kang mag-scuba diving sa dagat ng Mindoro at Quezon. Dito sa mga lugar na ito, madalas na namamataan ang mga giant grouper. Ingat ka nga lang dahil medyo agresibo ang mga isda nito at baka makagat nito ang kamay mo. Gayunpaman, walang agresibong isda sa kumukulong tiyan nating mga Pilipino. Ang isa pang isda na dapat kang mag-ingat ay ang moray eel. Agresibo ito at ayaw nilang may pumapasok sa kanilang teritoryo. Kapag nagalit sa iyo ang moray eel, matitikman mo kung gaano kasakit ang makagat ng isda na to. Sa isang resort sa Davao del Sur, natatakot ng maligo sa dagat ang ilang turista. Paano ba naman? Meron daw kasing moray eel ang nangangagat sa mga swimmer na tumatapak sa kanilang teritoryo.
Nang dahil sa masamang imahe ng mga moray eel, pinag-iingat ang mga first-time scuba diver na umiwas at huwag humawak sa isda na to. Pero kung minsan, mahirap umiwas sa mga moray eel. Mukha kasi itong maamong halimaw. Speaking of maamong halimaw, meron pang isang higanting isda ang pwede mong makasabay sa pag-scuba diving. Tuwing buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre, nagmamigrate sa dagat ng Pinas ang mga naglalakihang basking shark. Isa itong uri ng pating na kayang tumimbang ng 5 tonelada. Sa sobrang haba nito, aakalain mo na sila ang kinatatakutang megalodon. Pero, huwag kang mag-alala dahil sila ay hindi mapanganib sa tao. Tanging krills at plankton lang ang kinakain ng mga basking shark. Kaya ito palaging nakanganga dahil sinasagap nila ang mga krills sa kanilang dinaraanan. Kaya lumayo-layo ka sa kanilang daanan kung ayaw mong malunok. Ito ang isang basking shark na nagpapansin sa mga scuba diver. Noong September 2022, natagpuan sa dalampasiga ng Buruanga, Aklan ang wala ng buhay na dugong. May bigat ito na 500 kilo. Ayon sa necropsy, namatay raw ang dugong matapos nitong makakain ng plastic products. Patuloy ngayon ang panawagan ng mga environmentalists na iwasang magtapon ng basura sa dagat. Ang mga plastic na ating itinapon ay maaaring kainin ng mga dugong na magsanhi pa ng kanilang maagang pagkamatay. Ang Pilipinas pa naman ay isa sa may pinakamataas na populasyon ng dugong sa buong mundo. Maraming diver ang nangangarap na makasamang lumangoy ang mga higanting dugong. Hindi man sila kasing ganda ng sirena, sure ako na mas cute at mas mabait ang mga dugong. Alam mo ba na may 500 species ng jellyfish ang pwede mong makita sa dagat ng Pilipinas? Iba't iba ang anyo at kulay ng dikya na may kita sa ating bansa. May maliit gaya ng kumpul-kumpul na moon jellyfish. Meron ding higante na halos kasing laki ng kahon. Ngunit sa lahat ng dikya na pwede mong makainkwentro sa iyong diving experience, ang mga box jellyfish ang pinakadelikado. Ang kamandag kasi nito ay kayang makapatay ng tao. Yang nakikita mong transparent na dikya, yan ang box jellyfish. Kahit anong mangyari, iwasan mong hindi mapadikit sa galamay nito. Para itaboy palayo ang mga dikya, gayahin mo ang ginawa ng lalaki sa video. Gumawa ka ng ipo-ipo para tangayin ang dikya. Sa mga nakalipas na taon, ilang beses nang may naibalitang oarfish na inanod sa dalampasigan. Madalas sa mga oarfish na inaanod ay wala ng buhay. Sayang lang dahil isa pa naman ito sa mga kakaibang isda na pwede mo makita sa ating bansa. Espesyal ang mga oarfish dahil sa mahaba nitong katawan na kayang umabot ng 36 feet. Bihira lang din itong makitang buhay. Dahil madalas sa mga oarfish ay palaging patay na kung ano rin sa dalampasigan. Kaya naman napakaswerte ang scuba diver sa video dahil isa siya sa kakaunting tao na nakakita ng buhay na oarfish. Pero okay lang yan dahil once in a lifetime lang ang ganitong experience. Maliban sa oarfish, meron pang uri ng isda na madalas makitang patay sa dalampasigan ng Pinas. Ito ang mga sunfish o mas kilala sa tawag na mola-mola. Isa ito sa pinakamalaking uri ng isda na pwede mong makadaupang palad sa dagat. Kaya nitong tumimbang ng 2 tonelada at may lapad na 12 talampakan. Para sa akin, ito ang isda na gusto kong makasamang lumangoy sa scuba diving. Tignan mo, para silang mga tunay na dinosaur. Malaki ang kanilang katawan at sobrang bagal kumilos, kaya mabilis silang hulihin ng mga tao. Ang karne kasi ng sunfish ay pwedeng kainin at ang iba ay binibenta pa sa palengke. Oh, no. Dahil sa walang habas na panguhuli sa sunfish, malapit na silang maubos sa ating mundo. Sila ngayon ay mga endangered species. Nakakalungkot isipin na kung sino pa ang may malaki at malakas na katawan, sila pa ang nanganganib ng maubos. Ang magandang halimbawa nito ay ang mga humpback whale, isa sa pinakamalaking hayop na nabubuhay sa mundo.
Sila kasi ay kabilang din sa mga endangered species. Nang dahil sa pang-hunting ng mga tao, mabilis na nauubos ang populasyon ng mga humpback whale. Oh, no! Dito sa Pilipinas, may mga lalawigan na pwede mong puntahan kung gusto mo silang maka-face to face. Pwede mo silang makita sa Bohol, Babuyan Islands at Camiguin. Don't worry, hindi naman delikado ang lumangoy kasama ng mga humpback whale. Basta't siguraduhin mo lang na nasa tamang distansya ka at hindi nakakasagabal sa kanilang daan. Ikaw, anong sea creature ang gusto mong makita sa susunod na mag-scuba diving ka? Ako kasi, gusto ko makita ng mola-mola. I-comment mo na yan sa baba nang malaman namin ang napili mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Rico, Gaston Vlog, Clyde Villanueva, Harry at Rena Caballes, Steven Consulta, Totoy Romantico, at kay Melanie Sagarino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!